Hi, good morning. Welcome to Daddy and Ninit's vlog. It's another wonderful day. So I'm just taking advantage of this sunny weather. Just about right temperature. It's low 50s and high 80s today. So naisipan ko na ayusin itong patio namin nito sa likod. From my previous vlog, I finished putting mulch on the ground. Inayos ko na yung mga bushes doon. Tapos ngayon, sinimulan ko ng lagyan ng sealer tong aming patio para mas maganda siyang tingnan. Kasi it's been 5 years now, I haven't touched the patio. Yung stone dito sa backyard, medyo nag-fade na yung aming stone. So, ito yung ngayon ginagawa ko. Sa umpisa, nilinis ko ng mabuti itong aming stone. I used my blower. Tapos meron akong pressure washer. I did it yesterday. Ginawa ko yun kahapon. Tsaka meron akong konting yung mga brush, bristle brush. Tsaka nilinis ko yung mga spots ng stones. Kasi kuminsan, as time goes by, nagkakaroon na ng rust, no, from the furniture. So last night, ito yung ginawa ko. Gumawa muna ako ng sample. Inapplyan ko to ng sealer. So medyo nabuhay ulit yung kulay ng stone. Originally, yung hindi ko pa naayos, ganito siya. I don't know if you can see the difference. Medyo faded. Pero actually you can see the difference. So ito yung bagong application ko today. You can see this one is duller and this one is like more shinier. Medyo basa pa yan. So ngayon ito yung finish product. Meron siyang sheen na nakikita nyo. Kita nyo itong edge. Meron siyang shininess. So glossy siya. Ayan. Okay, so I'm going back to my work again. So far, mga 1/3 pala yung nagagawa ko. Alright. Pag natapos ko na yung application nito, papakita ko sa inyo yung result niya. Okay? Init din. Sinimulan ko tong trabaho na to kaninang umaga, mga anong oras? Mga 8:30. So mga isang oras kalahati na akong nagsisil dito sa patio namin. Init. Iniinit na. Yan, ganito lang yung pag-apply ko nitong dito sa aming patio. Just putting the sealer. Pagbasa pa yung sealer, para siyang gatas. Yan. Yan, makikita ninyo medyo milky yung itsura niya. Hi, good morning everyone. Daddy and Ninit's vlog again. It's Sunday today. I'm just having my cup of hot cocoa. So ang gagawin natin ngayon is mag-aayos ako dun sa inayos ko na patio. Nilagyan ko ng sealant yung stones. Tapos nun, mag-a-arrange ako ng receiving area or seating area. At also, tatayo ko yung aming gazebo. Lalagay ko yung canopy. So, the other day,
lagi ako ng ano ng sealant. Natapos ko lahat, no. Gumamit ako ng brush at saka ng roller. Tapos noon, after 2 days, biglang umulan. So hindi ko alam kung yung sealant na nilagay ko doon eh okay pa. So mamaya titingnan natin kung may nagbago dun sa flooring. Okay? And so nandito ako sa labas ngayon. Gusto kong i-check yung ginawa ko ng isang araw. Merong mga konting flaws. Yung problema ako nakita. Okay, so pansin ko yung umulan, may mga lumabas na mga imperfection itong na-seal ko. Siguro pumasok yung tubig. Maybe hindi na-seal lang mabuti itong rocks. Ito kaya nagkaroon siya ng mga ganitong klaseng spots. I don't know what to do next. Pero in fairness, maganda yung kulay niya. Lumabas yung kulay ng rocks. Except nga lang sa mga itong mga spots na to. So maybe the way I use the tools. Kasi partially gumamit ako ng brush. Tapos gusto ko matapos agad. Gumamit ako ng roller. So maybe roller is not a good idea to seal a, you know, this type of rock. So siguro next time ang gagawin ko, instead of roller, I'm going to use brush instead. Alright, so ngayon maglalagay na ako ng canopy. Pero before that, lilinisin ko muna ito lahat, itong mga debris na ito. Nakikita nyo sa floor. Nagagamit ako ng blower. Ito yung blower ko. I'm going to blow all this debris out. Dami-dami ng debris ngayon kasi nga umula ng malakas, parang may bagyo, pero ng thunderstorm dito the other day. So lahat ng mga petals ng mga bulaklak galing sa puno, nahulog lahat ngayon sa ground. Okay, so ayan, mukhang malinis na. So simulan ko na maglagay ng canopy dito sa aming gazebo. Para pag maganang panahon, pwede tayo ditong tumambay pa. Gagawin ko ngayon, itataas ko lang itong gazebo natin na mamaya. Kaya sisikyo ko lang itong canopy dito sa frame niya. Ayan. Ito niya, itong velcro na to, ilalagay ko siya dito sa frame. Para pag kumangin, hindi ko matatanggal. Dan di sebelah. Next, taas natin yung gazebo natin.
Yan, nakatayo na yung ating gazebo. Next, lalagyan natin yung screen, of course. May kasama kasi itong screen. Ayan po, nailagay ko na yung gazebo. So, tingnan natin sa loob kung gaano siya kalaki. Ayan. Itong gazebo na to, nagkuha ko to mga 2 years ago. Kaya, gamit na rin yung mga konting defect na itong gazebo na ito. Pero okay pa rin. So, ang susunod, maglalagay ngayon tayo dito ng furnitures sa loob. Ayan. So, maglalagay ngayon tayo ng furnitures.